Hello guys, Port Pix po ulit. May pagkakataon na naman tayo makapag-vlog. Bakit? Tumawag yung kapatid ko. Sila daw yung aircon. Hindi nagbubuga ng malamig na hangin. So ngayon, ping! Jack of all trades, master of electrician po. So, titirahin ko po ngayon. Tawagan ko na si Master Alex para mag-consulta na ako sa kanya. So, hopefully, maayos ko to. So, watch tayo guys. Shout out nga pala kay Sir Kabayan mo. Kabayan mo, kaibigan kong Sir JQ. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking mga videos. So, basic tools muna tayo, check up. Check up natin. Tapos, bibili na lang tayo ng parts. So, guys, standby lang po tayo. Shoutout nga pala sa mga Ordua Squad. Pamumuno ni Sir Bong Kunanan, Resma the Lover Boy, Kuya Big Boy, Big Kuya Big, at si White De La Peña, si Pretty Boy De La Peña. Salamat po. So ito na guys yung controller ng aircon ng utol ko. So ngayon, sine-check up ko muna. Pag na-confirm natin napapalitan ng capacitor, bibili lang tayo ang pansamantagal. Ganyan talaga. Kailangan i-check up ng i-check up para malaman ko yung capacitor ng bank. So ngayon po ikakabit na natin yung capacitor na electric pan kung saan nabili ko lang 50 pesos at ayan binabalatan ko muna yung wire para makita na ano ito yung gagamitin natin pang bypass. Itong bypass natin gamit yung capacitor ng electric pan para mapagana natin. Na sobrang init ang panahon ngayon eh, talagang kailangan may aircon ka. Para nga po pala sa mga gustong bumili ng aircon kay Mr. Alex po kayo magpunta. Alex Morales, murang aircon, di kalidad. Tapos may promo siyang ano, basta marami siyang promo. So ngayon nakikita po natin mga kaibigan, ito pong ikinokonekta ko na po yung capacitor ng electric pan. So wala po akong soldering iron that time. Kaya ano muna tayo, electrical tape muna. So yan. Ngayon, paano ikokonekta ang capacitor? Yung isang paan ng capacitor ng electric pan, itatap mo siya sa fan. Kasi tatlo yung ano doon eh. Tatap mo siya sa fan. Tapos yung isa, itatap mo siya sa C. Sa C kasi sa capacitor ng aircon merong tatlong terminal. Herm, cool, yun yung C at saka fan. Para mapagana natin si fan at saka si cool, talagang kailangan natin siyang i-bypass. So ayan po, may ano natin. Shoutout nga po pala kay Sir Kabayan mo, JQ ng Qatar. Shoutout kay Adi and Odi.
Shout out po tayo kay Sir RJ Alonso. Shout out po tayo sa kay Sir Engineer Yumul. Shout out po tayo. Ngayon po, ayan, ina-assemble ko na at mamaya makikita po ninyo na ikakabit ko na sa aircon ng kapatid ko yung naayos natin. Hopefully gumana siya. Masking tape. Stretch tape ah. Masking tape. Ayan guys, na assemble na natin at na-bypass na natin yung capacitor para sa aircon. Malalaman na natin kung gagana. So mga kaibigan, ite-testing na po natin yung na-bypass natin yung capacitor. Tignan na natin kung gagana siya. So ayan, ina-assemble ko na. Maya-maya makikita na natin kung ano. So same as kung paano natin tinanggal, ganun din natin ikakabit. So ayan, itetesting ko na ang nagawa natin at kung titingnan natin kung gumana. Wahay! Gumana nga, gumana! Kaya lang medyo maingay yung aircon, kaya ayusin pa natin. So mga kaibigan, ibinabalik na po natin yung cover ng aircon. Guys, yan po. Nakapagbuhay na po tayo ng aircon. First time! So, salamat po sa inyong pagsubaybay. Don't forget to subscribe to my channel, Ford Fix, para sa mga DIY. Ayan po, paano mag-bypass ng aircon kung sira ang capacitor ng electric fan.